Ito na mahaba mga bay. Natanim na yung dalawang maikli. O susubukan kung papasok pa yung mahaba na. Ano naman tayo mga idol, bakbakan na naman to sa gabi. Alright, andito na yung mga team natin, yung wheel type nandun at yung isang kasama natin ito. Natin ay ayan, yung unit na ito. Maikli lang muna yung kami itanim dyan. 4 meters lang muna dahil sumagi sa kahoy. May kahoy na malaki dyan sa ilalim. 4 meters, kaya ayan muna yung maikli muna yung aming gagamitin mga kabits. Yun, so kailangan talaga ng ano, maikli kasi sumagi sa kahoy at malaki yung kahoy. Hinukay sana namin kaso lang talagang malaki, malaki-laking proseso. Kaya ginamit lang muna namin ang maikli. At napakadali lang yung itanim mga bay dahil nahukayan na natin yan. Yun, tapos na. Makadali lang. Alright mga bay. Ayan, tapos na kagad. At kailangan tupiin yan dulo niya para hindi sumasama. Ayan, tinupi mo na yung kanyang dulo mga bay para hindi siya sumama pag din. Dahil pag hindi yan tutupuin, ay sasama siya dahil maikli nga. Dito na naman yung size, sit na naman natin yung isa mga bay. Alright, so time check tayo. Alas 10:30 na lang gabi. Yung unit natin ay ayan, pinailaw muna natin yung ating unit. At nakahubad tayo dahil nagano tayo ng huli tayo ng isda. Basta kasama naman natin yung wheel type dun. Ay naggawa siya ng daanan exit papunta dun paikot para hindi na ito madisturbo dito yung vibro mga bay. Alright, so susubukan muna. Ito mahaba. Mahaba itong ano. 10 meters to. Ito yung susubukan na itanim doon mga kabits. So maganda talaga pag pinatayo. Ayan, pinatayo na natin yan lahat. Papunta doon. Mahigit isang daan yung pinatayo natin para dire-diretso na. Pag, oops, kumbaga pupulutin na lang niya yung mga seat pile na nakatayo na. Hindi na siya gaano mahihirapan at hindi na gaano matatagalan mga bayo. Alright. So isip na naman yan sa ating kaibigang labor mga kabits. Ayan. Ganyan ka delikado yung trabaho dito. At ganyan ka tataas yung mga bakal. Ayan. 8 meters yung bakal na ginagamit namin dito mga bay. So nasa mga ano yan. Nasa mga 400 meters yung bigat niyan mga bay. So now okay, break. So yan, yan binabaan na naman ng ating kaibigan. Kailangan talaga ng alalay pero minsan bumibitaw din yun. Kaya kailangan talaga ng ano dyan at ingat at pakiramdaman yung seat pile. So yun, pasok na. Pumasok na kagad, madali lang na ipasok. Minsan din matigas lalo na yung mga so yan ang 8 meters yung kanina 4 meters susubukan kung kaya na bang i-din yung 8 meters dahil kanina ay hindi talaga kaya dahil nga sumagi doon sa kahoy. So ang gagawin dyan ay tinanimon muna namin ng 4 meters bago yung 8 meters at i-din na niya yan. So yun mga bay, pumisto na siya ng maayos at maganda talaga pag ganito kalaki. Nintututol yung kung sa mga ano naman sa mga success nasa mga
220 ang ganitong laki. Maganda talaga pag ganito na kalaki na pa ano, pabitbitin ang bahay, bro. Mas madaga, mas magaan sa kanya at hindi siya gaano mahihirapan sa pagbuhat ng bahay, bro, na may kasamang set pile. Alright, so dahan-dahan na sa pagdiin, mga bahay, at medyo linalamig na tayo dahil gabi na. So yun, medyo malambot talaga yan at madali lang niya ibaon, mga bahay, dahil ang inukaya na natin yan kanina dyan dahil nga may kahoy na sumasagi, pero talaga malaki yung kahoy at sana may baon na yan. O ayan ang mga bahay, so tuloy-tuloy lang sa pagdiin. Shoutout na rin sa ating mga kaibigan ni Barik at ano, si James at yung kaibigan natin din na operator. So yan, nagsisimula na ang tumigas. Kita nyo na umahapoy. Ganyan mga bay, pag sobrang tigas, umahapoy talaga. So hindi talaga kaya. Ano pa? Tumama pa rin. Tumama pa rin sa kahoy. So dahil tumama, yung isa naman ay yung isang maikli na naman yung i-diin dyan bago yung mahaba na naman uli. Dahil tumama pa rin. At ayan, binunot na naman niya. So yun, kumalas na. At kailangan natin na matras. Matras kaunti dyan dahil yung set pile ay alright. So ganyan kaya nga yung vibro, pag vibro yung gamit. So yung maikli mo na yung ano, hindi to yung per meters again. Ayan, so nangalahati lang talaga siya. 4 meters lang ang kaya nang idiin. So kailangan yan 4 meters muna dahil kahoy talaga yan. Ayan o, tumagalaw-galaw. At kailangan na naman ng ating kaibigan dyan bumaba, mga kabits. Ating kaibigan ay ayan na naman, bumaba na naman siya. Bumaba na naman siya dyan para na rin sa yun, mga bay. Bumaba na naman siya para sa pag-alalay. At may pasok kasi may lock yan ng ganyan. May lock. So kabilaan yung lock niyan dyan, mga bay. Kailangan talaga yan ang ayan, pumasok na. So yun, at napakadali lang. Ayan, naidiin na yung per meters at naitanim na. So tabingi daw sabi ng ating spotter, kaya kailangan na sige din. Ayan, pumasok na. At ito na naman, mga bay, susubukan na naman itong mahaba kung kaya ba talaga ito itanim. So ito na yung mahaba, mga kabits. So
Pulo. Right, so pumisto lang siya na malapitan. Yun. Ayan, pasok na kagad. At dahan-dahan ang binunot. Oo, naibunot na. Yan ang mas mahirap i-set mga bay, pag mahaba. Buti na lang naka-under to at nakapatong siya. Kaya hindi na gaano full arm yung kanyang unit. So ganun talaga yung buhay, si spotter dito at helper, kung gaano kadelikado. So yan, kailangan na naman yan yan. Pasok na at susubukan ulit. Naputol, putol ang wire sa kanyang naputol ang tie wire. Ito na mahaba mga bay. Natarim na yung dalawang maikli. O susubukan kung papasok pa yung mahaba na. At sana hindi na sumagi. Sana hindi na makatama ng kahoy para dire-diretso na. At may bao na yung standard na pagtanim ng seed pile. Ayan na mga bayo. Eight meters. Kompete ng Olon Bobards!